radish guys ng eto coriander radish, ipipickles natin. Ang una natin gawin guys, balatan natin. So, balat tayo. Lagay natin dito sa plastic ang kanyang balat para madaling magligpit guys. Ayan. O, patanggalin na natin atong ano niya guys. Para madali natin mabalatan. Abuti guys, nakabili ako ng nito. Nabili ko ito guys sa Canyon City. Pumunta kami sa palengke ng Canyon. Ayan. So, tuloy-tuloy lang ang pagbalat guys hanggang sa matapos itong 5 pirasong pagbalat. Ayan guys, tapos na natin nabalatan lahat ang ating ano, radish. Ito na. So, ikakat natin guys. Ng thin stripe guys. Cut natin. Ito. Pwede na pala ito guys. So, cut-cut natin guys ng round muna hanggang sa matapos guys. Ganyan lang siya kakapal guys. Na round. Tapos cut natin yan siya ng stripe. Ayan guys, patapos na tayo mag-cut guys ng ating radish. Ayan. Ayan guys, natapos na natin pag-cut ang ating radish ng stripe. So, susunod natin ang ating carrot guys. Same, i-ano din natin, i-stripe cut din natin ang ating carrot. Siya ng stripe guys. Hanggang sa matapos guys, cut natin ng ganito. Ayan guys, patapos na tayo pag-cut sa ating carrot. Alas na ito na. Ayan na guys, ang ating carrot at radish. So, ang gagawin natin guys is lagyan natin siyang asin. I-ano natin siya ng cook natin siya ng 30 minutes. Yan. I-mix natin. Tapos, aside lang natin, guys. Ayan. So, set aside natin, guys. Balikan natin yan mamaya. At habang nakaset aside ang ating radish, guys, na ano natin. So, dito muna tayo sa bawang natin, guys, sa ating garlic. Magawa tayo na ikalo sa ating radish pickles. So, i-mix natin ang ating bawang, guys. Guys, na-mix natin ang ating garlic. So, set aside natin dito. Ayan. At ang tira, ilagay natin sa maliit na lagayan. Para pang-rikado natin pag nagluto. Ayan. Tapos, isusunod na natin ang ating onion, guys. Sinis din, guys. Ay, stripe lang. Pwede din siyang stripe lang siya, guys.
Ayan, itabi lang natin dito sa ating bawang. Ayan na guys, na-slice na natin. Ay, ito na lang ang ating spring onion. I-slice lang natin ng 1 inch. Ayan, naka-ready na ang ating ricotta guys. Antayin na lang natin na ang ating matapos natin iwas ang ating radish. Ayan guys, iwas na natin ang ating radish. Squeeze natin guys. Ayan lang. Ayan guys, katapos na pagwas. Ayan na guys. So, maglagay tayo ng disposable gloves. At ang una natin ilagay guys ay ang ating sila powder. Walang exact amount guys. Depende sa dami ng ginawa nyo. Ayan. So, lagyan ko siya ng 4 spoon of sila powder. Tapos, i-mix ko siya guys. So, sa tingin mo ay kulang pa ang sila powder, pwede mo siyang dagdagan kasi depende yun kung gaano kadami radish at ginawa mo guys. Ngayon ilagay natin ang ricotta niya guys. Yan, onion, garlic, at spring onion. Mix natin ulit. Tapos lagay tayo ng sugar guys. Ipindi lang din, tansya mo, mga 1/2 cup sugar. Para marisa pag mix. Lagyan natin ng white vinegar. Gamit lang tayo ng gato puti guys. Tansya lang din. Walang exact amount. Depende kasi sa dami ng ginawa mo. Tingnan mo lang kung tama na ang ano niya, asim at alat. Kasi papers, di ba? At ang tamis niya. Hindi naman as in tamis yung makaramdang ka lang na kaibang lasa. Ayan. So, tikman natin kung ang ano niya, ang alat niya. Wow. Tama na. Tama na rin ang anghang niya. So, ilagay na natin sa ating container, guys. Ayan. Ang sarap. Ang sarap, guys.
Lagyan na natin sa ating container para ma-preserve. Ang ganda ng kulay ng ating rice. Ating radish pickles. Yan na guys, ang ating pickles. Itakpan natin. Tapos, tabi lang. Pwede mo nang ilagay sa rip or ilagay lang sa tabi. Pwede mo na rin siyang ilagay sa fridge, guys. Ayan. Ayan ang ating radish pickles, guys. Ang hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Senior Citizens Mix Vlog, please do subscribe, like, and share, guys, para marami din makakaalam, guys, at matuto sa ating ginawang pickles na radish. How to mix pickle radish, guys. Thank you for watching. I love you all. Bye-bye.